Meron ho Oo. tayong flash report. May kaugnayan po ito sa coverage natin ngayong umagang ito, ha? Sa gaganapin na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Hinihinala ang flying voters daw na takip sa BRGU Carmona, Makati City. Ang detalye ng balita niyan mula sa ating kasamang Chris Lucas. Barangay yan, barangay. Oh. Barangay Carmona. O, sa Makati City. O. Bok, tanggal ka ng sombrero mo. Magkakagalitan tayo. Yes, yes. Magandang umaga, kasamang Felix, kasamang Jimmy. Kasalukuyan tayong naririto sa barangay barangay hall ng Barangay Carmona dito sa Makati City. At nasa kustodiya nga ng barangay ang walong hinihinalang mga flying voters. Dalawa rito ay minor. Hinihinalang flying voters dahil sila ay taga Maynila at walang maipakitang ID. Nung tinatanong nung una, sinasabi nila na sila ay taga Carmona pero hindi nila masabi kung ano yung eksaktong address o yung pangalan ng kanilang kapitbahay. Kaya dinala rito sila sa barangay at ngayon ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga barangay official dahil nga sila ay pinaghihinalaan ng mga flying voters. Eh kasi nga dito sa Barangay Carmona, bagamat maliit na barangay ito ng Makati City, ay matindi yung labanan ng pagkakapitan. Noong Abril pa eh, nagrereklamo na si Kapitan Joselito Salvador na dumoble o lumobo yung mga registered voters. Gayong 5,000 lang naman yung kanilang voting population. Eh ito na, napatunayan natin na may mga flying voters na umaali-aligid dito sa presinto. Mag-alas 5 ng umaga, nahuli ito. Kanina nagkagulo yung mga tanod, biglang nagtakbuhan. Yun na nga, nadakip yung 8 flying voters na ito. At kasalukuyang iniimbestigahan ng mga barangay official dito sa loob ng barangay hall. Yun wala tayong pwedeng mahilagyan na pwedeng matanong? Ano nga, Felix, pakiulit? Wala tayong po pwedeng mahila dyan na para matanong. Busy pa sila eh. Nagkakagulo pa eh. Abala pa lahat. Nagahanap tayo ng mga kakausap. Pero lahat sila na doon sa loob at nag-iimbestiga. At yung iba umiikot pa, yung mga tanod, yung mga head ng mga tanod nila umiikot. Samantala, inaabangan din naman natin yung pagdating ni Barangay Kapitan Salvador dahil inaasahan na darating siya maya-maya lamang. Yung mga naglalaban dyan sa bahagi ng ng Carmona. Pakiulit. Naglalaban dyan sa Carmona. Dalawa yung mahigpit na naglalaban pagka-kapitan. Oo, isang babae na nalimutan ko yung pangalan pero Chua yung apelido at ito nga si incumbent barangay chairman na Salvador. Anong pinapaliwanag nung mga nahuli na yan? Anong binabanggit nila? Sabi nila nung una sila'y taga Cavite, taga Makati, taga Carmona. Di tinanong kung saan. Ibinigay yung number ng bahay. Mali, dahil yung isa sa mga nag-iimbestiga taga doon. So hindi kilala. Pangalawa, nung umamin, taga Maynila. Saan sa Maynila? Santa Ana. Katabi ng Barangay Carmona yon, katabi lang. Maya-maya, binago, naging Santa Cruz. Maynila, eh diyan layo na nun. Eh yung isa naman, yung isang alit, tinanong, taga Makati raw, di hinatid lang daw niya yung dalawang minor na boboto para sa SK. Pero ganun pa rin, wala silang dalang ID. Mm-hmm. Nakapagtataka, paano ka boboto na wala kang dalang ID? Di ba? Parang kaduda-duda lang lahat ng kanilang sagot. At saka pansinin mo yan, kadalasan dyan, isang bahay lang yan eh. Oh, pansinin mo, isang pagpakilala yan, pagpakilala yan sa isang address. Oo, yun na yung naglaman ng Abril pa lang, isang address, 50 butante. Oh, yun ang pinagreklamo noong pa. Eh, ngayon nga, napatunayan na yung pagdududa na sa isang address, 50 hanggang 70 katao yung registrado. Kaya nga, pagkalaki-laki naman ng bahay niya, parang kulisiyum. Kaya nga, kaya actually, nireklamo na ito ni Barangay Kapitan Salvador sa Comelec noong Abril pa lang. Abril pa lang yun, panahon pa lang ng registro, ng registration. So, ang nangyari, nagbantay, nakiramdam, nagpakiramdaman. At ito na nga, nagbunga yung pagtsatsaga ng mga taga-barangay Carmona at nakadakit ng mga flying voters. At napatunayan na hindi mali yung kanilang pagdududa, yung kanilang paghihinala. Oh, pero wala bang naganap na bayaran daw dyan kagabi? Wala naman. Yung inaabangan natin, mukhang wala naman. Pero ito kanina tinatanong kung nagkaroon ba ng bayaran, magkano ba yung tinanggap? Walang umaamin eh. Ngayon, wala pang umaamin, pero... Ang problema, pangasabi ka sabihin sa'yo,
Minor. Ang problema, baka sabihin sa'yo, wala pa ho kami tinatanggap kasi mamaya pa pagkatapos. O kaya naman, ako matagal na hong tunaw. Wala kaming tinanggap na cash kasi sa GCash pinadala. Kumbaga, kumbaga mo naman, eh, electronic na lahat eh. Kaya wala kaming tinatanggap na pera. Eh, totoo kumbaga, naman yun. Oh, kumbaga, accomplishment na lang yung trabaho nila ngayon. At, ang kalaban na ni Kapitan, lalaki pala, si Ringe Garcia. Yan, oh, lalaki pala yung kalaban, Ringe Garcia. Ringe, kung tawagin, oh. Nagkakagulong at may nahabol pa mga flying boaters doon sa likod. Maliit lang kasi itong barangay, actually. Pag ilang hakbang mo lang, Maynila na, Santa Ana. Ilang hakbang mo, kabilang barangay na. So, napakaliit. Isang iikot mo lang isang barangay. Limang poste nga, sabi kanina eh. Limang poste lang, barangay mo lang. Sa limang poste lang. Prune niya sa gano'n. Kasi, unang-una, hakbang lang ang pagitan eh. Oo, totoo yun. Pero kasi, maunlad ang barangay na to dahil nandito yung sikat na The Circuit. Yung pinagdarausan ng mga concert. Tapos eh, kanina natatanaw ko, maraming kondo na nakatayo. So dahil nga, siyempre, Makati, kahit na maliit na barangay, maunlad pa rin. Kaya siguro matindi yung labanan dito. Ang nanais na magiging punong barangay. Oo, yung pagnanais na makuha yung, ano, yung pwesto. Dahil, eh, kumbaga, kung tinatarget nila, no, malaki yung revenue ng barangay eh. Di ba? Yun ang hindi naman pwesto dahil ang lit-lit lang ng barangay mo, pero ang laki ng revenue. Yun. Kaya lahat ng paraan na ginagawa, manalo lang. Oh, so Chris, naimpormahan na yung COMELEC dyan sa, na nakakasakop dyan sa lugar na yan? Wala pa tayo nakakausap na COMELEC, pero kanina mga around 4:30, hinatid mga COMELEC yung mga balota. Dumating yung mga balota kanina around 4:30. Mga bagong balota. Ewan ko kung bago o bagong pintura. Pero ano, ang punto dyan ngayon, ang masakit, baka mangyari kapag kayo in-interrogate na. Oo, ito. Pinalabas na yung mga tao dyan sa kwarto dahil nga iniimbestiga na yung mga nahuli mga flying boaters. So, obviously, wala talaga maisagot. Natataranta, nabablanco, walang maipakitang ID. So, ibig sabihin lang talaga, hindi taga rito tong mga to. Diba? May motibo. Sa ganitong oras, sa ganitong araw. Oh, may motibo lang yan. Pila, nag-iikot-ikot dito sa presinto. Bibili lang ng pandesal yan. Bakit naman kasi ganon? Masama namang iniisip. Bibili lang ng pandesal eh. Ha? Eh baka dyan may masarap na pandesal naman. O makatagal naman ng pandesal. Taga Santa Cruz, Maynila, bibili ng pandesal sa Carmona, Makati. Ano ba naman? Akala ko kanina, taga Santa Ana, nagbago na naman. Oo, yung isang Malabon pa, tsaka QC. So, kabibigay lang nung informasyon sa atin. Taga Malabon at taga Quezon City pa. So, hindi lang pandesal ang bibilin nito. Alam mo kung bakit may taga Quezon City dyan? Alam mo ba kung bakit? Bakit ka? Tapos sila na nandiyan ka. Sinasabi ko na nga, nahabol si Chris eh. Wala ka na. Baka follower ko ito, magpapa-autograph eh. Okay, kasama ang Chris. Balikan mo kami mamaya. Sige. Maghanap pa tayo ng mga updates kaugnay sa mga pangyayaring ito. Maraming salamat. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Para sa BSKE election 2023. Nagbabantay. Okay. Nabitin. Maraming salamat. Maraming salamat, Chris Lucas. Maraming salamat sa Makati.